Maraming bakante, pero kakaunti ang aplikante. Ito po yung mga klase ng trabaho na may pinakamalalaking sweldo dito sa Pilipinas. At ayon po yan sa Department of Labor and Employment. Ang sweldo po sa mga naturang trabaho umaabot sa 35,000 pesos hanggang halos 70,000 pesos kada buwan. Alamin kung ano-ano ang mga trabaho niyan sa balitang hatid ni Mav Gonzalez. 30 taon ng construction worker si Mang Leonito. Sa tinagal-tagal niya sa industriya, minimum wage pa rin ang kita niya. Bata pa ako, ipintor na ako. Ang experience ko ay nasa 35 years na pintor. Marami alam ko, nagduduko ako, barnis. Lahat ng pintura hanggang sasakyan kaya kong gawin. Wala naman tumanggap sa akin na malaking sahod. Ang mga obrerong tulad niya ang isa sa may pinakamababang kita base sa pag-aaral ng Department of Labor and Employment. Ang multimedia arts graduate namang si Kat de Guzman, graphics designer sa isang kumpanya sa Makati. Ang target niya, maging art director. I get paid for what I do na nai-enjoy ko. Talagang pagsisikapan ko, diba, to reach that. And confident naman ako na. Bakit nga naman hindi? Ayon sa DOLE, ang mga art director ang may pinakamalaking sweldo sa bansa sa nakalipas na 5 taon. Base raw ang listahan sa average monthly basic pay at allowance ng full-time employees. Kasama rin sa may malaking sweldo ang mga geologist at mga nasa larangan ng aviation at mining. Nariyan din ang cyber services, manufacturing, business process outsourcing at finance. Kapag kukunti ang mga manggagawa na nandoon sa hanay na yun ang industriya, naturalmente, mataas ang iyo offer mong sweldo. Kasi ang hirap kumuha. Hard to fill jobs daw ang tawag sa mga ito ayon sa DOLE. Maraming bakante pero kukonti ang aplikante. Pero hindi raw kasama sa listahan ang mga artista at atleta. Kahit kasi malaki ang kinikita, contract-based sila at hindi nakakatanggap ng fixed salary. Pero paglilinaw ng DOLE, hindi entry level ang mga sweldong nabanggit. Hindi porke sinabi namin ito yung pinakamataas na pasweldo sa mga hanap buhay na ito. Kapag ikaw graduate, paglabas mo, ito na ang sweldo mo. Kikitain mo ang ganito katataas na sweldo kung una, may sapat ka ng experience, kung all around ang skills mo, soft at saka hard skills, at saka medyo may record ka na, may track record ka na, na ikaw ay nagtagal sa isang hanap buhay na ganon. Sa susunod na 5 hanggang 10 taon, tinatayang mananatili pa rin ang top 10 highest paying jobs. Yun naman ang ipinapayo natin sa mga estudyante na gagraduate ng high school na ito ang kuhanin ninyong kurso sapagkat pag tinapos nyo ito, siguradong meron kayong trabaho at mataas ang sweldo. Payo naman ng DOLE sa may trabaho na, patuloy mag-train, mag-aral at magsipag para mabilis ang asenso. Mav Gonzalez, GMA News.